Gagawa tayo ng 1 spoon moist chocolate cake. Yes, gagamit lang tayo ng isang kutsara sa paggawa ng ating moist na chocolate cake. Hindi isang kutsara ng harina lang ha. Ito ang gagamitin natin sa pagsukat ng ating dry and wet ingredients. Yes, ito ay regular na kutsara. Ayan, ganyan siya kalaki. Ayan. Ayan. Ang idea na ito ay nakuha ko kay Emma. Maganda yung idea dahil alam ko yung iba dyan ay gustong gumawa ng cake pero wala silang mga equipments gaya ng measuring spoon, measuring cups, and oven. And yes, etong cake natin ay hindi na po kailangan na i-bake. So mamaya, makikita niyo kung paano natin nabuo ang ating moist at masarap na chocolate cake. Yan. So, una nating ilalagay ay ang ating all-purpose flour. So, eto. Ganito karami ya. Heaping. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. So, may 7 na tayo na all-purpose flour. Sunod ay maglagay tayo ng baking powder. Sa baking powder naman ay hindi siya heaping. Dapat ano lang, parang level lang siya ng ating spoon. So, eto yung ating baking powder. Ipasok mo dyan yung spoon mo. And then, hawakan mo para ma-level siya. Ayan. Ayan. So, ganyan siya karami. Ayan. Kita nyo? Hindi siya yung heaping. So, ganyan. Ayan. Sunod na ilalagay natin ay ang white sugar. Sa white sugar naman, 16 tablespoon ang ilalagay natin. So, ganyan karami. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pwedeng 15, pero lagyan pa natin ng isa. So, 16. And then next ay cocoa powder. So, ang gamit ko lagi ay Bensdorp. Ito ay unsweetened. So, ilalagay natin ay 4 tablespoon. Ayan. Ngayon karami, heaping din. So, 1, 2, 3, 4. Sunod naman, maglagay tayo ng pinch lang ng ating salt. Ayan. So, yan, pinch. Ayan. I-mix lang muna natin ito. Kung meron kang strainer, ay pwede yung strain yung ating mga dry ingredients para mawala ang buo-buo. Sunod naman, ang ilalagay natin ay gatas. So, ang gamit ko dito ay evaporated milk, pero pwede gumamit ng fresh milk. And for me, mas maganda na dito mo siya ilagay sa mug or kahit sa bowl para iwas ang kalat. So, kuha tayo. Mga 32 ang ilalagay natin na gatas. Ayan. So, ayan. Karami. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32. Sunod naman ay maglagay tayo ng cooking oil. Kung gusto nyo ng melted butter or margarine, pwede. So, 8 tablespoons naman ito. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8! Yan, 8. Muntik ako masobra. 8. Tapos, lagay tayo ng isang itlog. Ayan. And then, maglagay tayo ng 1 tablespoon ng white vinegar. So, any white vinegar na brand. Ito ay dato puti. So, ilagay tayo ng isa lang. Ayan. Tapos, i-mix lang natin ito ng mabuti. So, syempre, kung meron kayong wire whisk dyan, gamitin nyo na fork lang yung ginagamit ko para syempre, baka wala kayong wire whisk, pwede naman po fork. Pero, talagang ayusin nyo yung pag-mix na walang lumps, walang mga bobo. Ayan, so ganyan yung texture niya. Kung sakali, feeling mo very dry, so lagyan nyo lang or dagdagan nyo ng evaporated milk. Ganun talaga yun kasi yung all-purpose flour or mga harina, iba-iba din yung klase. Kasi merong mga all-purpose flour na madaling mag-absorb ng liquid at meron ding hindi. So kung dry, kung hindi ganito, dagdag ka lang ng konti na evaporated milk or kahit anong gatas until ma-achieve mo yung ganito na texture. So, ayan, ilagay na natin sa ating mga containers or baking pans. Ayan. At dahil nag-overthink ako na kung yung regular na cake pan yung gagamitin ko, baka ma-discourage na naman kayo at sabihin, ay, cake pan yung gamit, wala ako niyan, so hindi din ako makakagawa. So, ang gagamitin ko ay eto. Para siyang karton. O, karton nga siya. Kung wala kayo nito, pwede naman din gumamit ng microwavable. Which is, eto yung pinaka-common, diba? So, pwedeng ganito. Basta heat-proof, pwede mong isa lang sa steam. And yes, sa steamer po natin siya. Or steam natin siya lulutuin. Dahil kung wala kayong oven, pwede po itong gawin. Pero kung may oven kayo, pwede din po. And yes, pwede din na aluminum tray. Ito yung ginamit ko dahil round. Mostly kasi sa mga microwavable ko, square or rectangle. So, gusto ko round. So, eto na. Tapos, i-lightly grease lang ang ating mga containers. Kung hindi nyo hahatiin ang ating cake batter or kung gusto nyo na mas malapad ang cake, gumamit lang ng mas malaki na container. At kung i-bake ay siguraduhin ang container na gagamitin ay pang-oven. So, ngayon, i-divide lang natin ito into 2 equal parts. And then, i-tap lang natin few times para ma-release ang air bubbles. And then, ilagay na natin sa steam basket ang ating mga batter. And syempre, maglagay tayo ng malinis na tela para maiwasan na matuluan ng steam or water na galing sa steam yung ating mga cake batter. Ayan. Tapos, isa lang natin ito for 35 to 45 minutes over medium heat. And siguraduhin na kumukulo na ang tubig bago natin ito isa lang. And after 35 or 45 minutes, i-check natin. Dapat talaga mag-toothpick check para siguradong luto ang ating cake. And if it comes out clean or with few moist crumbs, luto na po ang ating cake. Ayan siya. So, may mga konting moist crumbs na nakadikit. So, okay na yan. Basta hindi na po siya basa or merong cake batter. Pero kung basa pa, walang problema. Extend mo lang ang cooking time. Tapos, after mga 5 minutes or 10, tanggalin natin siya. And then, ayan. Oh, ang ganda, no? Kung meron kayong wire rack, mas maganda na ilagay mo siya dito para ma-cool mo siya completely.
At kapag malamig na ang cake, pwede mo na siyang kainin or pwede mo nang i-cut para malagyan natin ng palaman at frosting. Ayan, so ganyan yung itsura niya sa loob. Para sa isang cake natin, ay ilalagay ko siya ulit sa ating container tapos lalagyan natin siya ng palaman. Kahit anong palaman ay pwede, etong gamit ko ay tira ko ito. Ito ay whipped cream tapos naglagay lang ako ng melted na chocolate. Eto namang isa ay lalagyan natin ng frosting na palaman at magfrost tayo ng buong cake. At eto na ang ating moist chocolate cake na hindi tayo gumamit ng measuring spoons, measuring cups at hindi natin i-binake. Pero bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. At eto na nga siya, dalawang slice na yung nakuha natin dahil kanina kumakain na talaga ako dahil hindi ko mapigilan yung sarili ko. Masarap po talaga siya. So, para sa inyo, hindi ko siya inubos para sa inyo. So, ayan, eto siya. Oh my God, ang moist niya. Super talaga. Tingnan nyo. Sana makita nyo. Ang sarap. And kahit hindi tayo gumamit ng measuring spoon, measuring cup, at hindi natin i-binake, perfect talaga ang texture ng ating chocolate cake. As in, favorite ko siya. Bagong favorite ko ata to. And again, kung gusto niyo siyang i-bake, pwedeng-pwede. Hindi po siya parang puto, promise. Talagang satisfying. Pwede mo siyang ilaban sa iba pang mga moist na chocolate cake. Sa frosting naman, ay pwede kang gumawa ng iba. Pwede din chocolate ganache, ganun. Talagang nakaka-inlove yung cake natin. Sana nandito kayo para pagsaluhan natin ito. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! And again, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!